Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Tuluyan ng humina ang bagyong Betty habang patuloy na kumikilos ng Batanes area. Sa pinakahuling bulletin ng PAGASA, ibinaba ito sa kategoryang tropical cyclone, bagamat nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes. Ang sentro ng bagyong Betty ay huling namataan sa hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot ng 110 kilometers per hour at pagbugsong nasa 135 kilometers per hour na kumikilos sa bilis na 15 kilometers per hour. Base sa forecast track ng PAGASA, patuloy na kikilos ang bagyo, pahilaga-hilagang kanluran at maaring nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR, Huwebes ng hapon o sa gabi at tatahakin ng karagatan malapit sa Ryukyu Island sa Japan. Pinatawan ng panibagong 60-day suspension si Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. dahil sa patuloy na pagliban nito sa Kamara. Inaprubahan ng kapulungan ng rekomendasyon ng House Committee on Ethics na isinumite sa plenaryo matapos magtapos ang unang suspension sa mambabatas. Nasa 280 congressmen ang bumoto pabor sa rekomendasyon ng komite at isa ang nag-abstain. Itinalaga naman si House Speaker Martin Romualdez bilang legislative caretaker ng 3rd District ng Negros Oriental. Si Teves ay iniuugnay sa pagpatay kay Governor Roel de Gamo at siyam na iba pa noong March 4 bagamat naninindigan ng mambabatas na wala siyang kinalaman sa krimen. Sa isang virtual press briefing, sinabi ni Teves na hindi tama ang pagsuspinde sa kanya kasabay nito ang kahilingan na pakinggan ang kanyang panig. Nagpahiwatig din ang kongresista na maaaring nasa Pilipinas na siya. Muling ipinagpaliban ng Manila Regional Trial Court ang arraignment sa mga akusado sa kaso ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo. Ayon kay Senior State Prosecutor Richard Anthony Fadulyon, may ilang issue ang kailangang resolbahin ng korte. Ilan sa mga ito ang motion to quash na inihain ang kampo ng akusado dahil sa alegasyon ng illegal na pag-aresto. Itong ikalawang pagkakataon na ni-reset ang pagbasa ng sakdal sa mga akusado. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalind Sinchongko, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita. Music.